Minsan na salmon yung bilhin nyo, gantong isda ang bilhin nyo. At sa mga tropang Dubai, Michael Saldivar. I-insert ko na rin sa vlog na to yung aking review sa mga binili kong gamit dito sa bahay. Second floor lang yung bahay mo, pero yung poste, pang 6th floor. And yung pong kukay talaga niyan, talaga pong malalim. Kasing lalim ng pagmamahal mo sa ex mo. Metal decking naman tayo. Rooftop, kubo, tiles sa dirty kitchen. E paano kung yung nakuha mong gagawa, ikatulad nung gumawa dito sa aking dirty kitchen? Oh, no. Good luck. End of the world na. Ang problema niyan, hindi ko po siya ginagamit, pero nasira. Tamaan na ang tamaan, pero sinasabi ko lang po yung totoo dito. And yung pagkakadikit-dikit ng tiles dito sa aking room. At honest review ko talaga yung gagawin ko. Walang keme-keme yan. Ladies and gentlemen, tarara! Ang mahiwagang trumpet. Hindi ko talaga tatanggalin yung picture na yan. Dahil gusto kong titigan nyo na mali po yung ganyang pagkakagawa. Para tuloy ako na pamake-up ng wala sa oras. Ang ganda ng lipstick. Pwede siyang pang everyday. So, akit muna kami sa taas. Time check, 12 na pala ng tanghali. Hindi pa kami nagtatanghalian ni dalaga. Sobrang busy kasi sa dami kong kinakausap. Yung sister ko naman, hindi ko masingitan din. Para siya yung sasagot dun sa mga iba na PPM sa akin. So, ay, kung mapapansin nyo pala yung aking kilay, pinapahaba ako yan. Trip ko yung makapal na kilay ngayon. Kaya pinapatubo ko siya. Ito naman yung kay dalaga, sarsyado. Oh, sarap. Kain po tayo! Siguro mga ano na rin ako nito mga kapag-workout. Mamaya na. Ang ganda yun. Ang aga kong ano. Ang aga ko kasi nagbihis. Hanggang ngayon, tanghalian na. Hindi pa rin ako nakapag-workout. Kain muna natin to. Hindi naman carbs yung kakainin. Pagkatapos ko mag-vlog, mag-workout na ako. Sarap. Kaya na mamaya yung buntot, masarap yun. Medyo mahal tong isda na to, pero worth it. Yes, kasi sobrang sarap. Pukunti yung tinit niya. Medyo nakakatakot lang yung parting ulo. Kasi yung ngipin nakalabas. Nag-toothbrush ka ba? Alam niyo yung mga mahihilig sa ano, tinigang sa miso. Instead na salmon yung bilhin nyo, gantong isda ang bilhin nyo. Ano nga pa tawag dito? Hindi ko alam. Maya-maya, pwede din. Oh, maya-maya, pwede din yun. Pero may maya-maya na ano, sobrang langsa. Bumili ka ng maya-maya, tapos 60 pesos kalate. Asahan mo hindi maya-maya yan. Imelda yan. Alam sa yung isda na yun. Kumukha niya lang kasi maya-maya. Mm-hmm. Ang totoong maya-maya mahal, 260 ang kilo. Tama. Kasi pag hindi sanay, hindi mo makakain. Lalo kung mangingisda ka. Kadalasan sa mangingisda, maate sa isda. Kasi alam nila yung mga masasarap na isda eh. Kaso kailangan may kape ako. Pansaya, di ba? Tanghalian pero may kape. Ganun kasi ako, pag isda ang ulam, kailangan may... Coffee. Coffee. Dinala ko pala yung listahan ng shoutout ko. Kasi hindi ko na isama kanina. Shoutout po kay Aviation MX Crew of South Korea. Thank you for watching po. At sa mga tropang Dubai, Michael Saldivar. Pinapa-shoutout naman po ni Mortsky CI, si LC Ekstrom, and Matthew from Idaho, USA. Hello po! Thank you for watching. At tuloy ang kain. May experience nga niyan. Ang gusto ko dito yung balat eh. Ayaw ko naman dito yung balat. Hmm. Ang bigyan mo sa akin. Doon na sa'yo mga tinik-tinik. Ayaw, pinagkainan mo na yata yan. Hindi, inalis ko lang. Buralo ka? Yes. Pinali ko muna yung buho ko. Eto na, pinakamasarap na part. Buntot. Yum-yum. Time check, 2 PM pa lang. So, mainit pa para mag-workout. I-insert ko na rin sa vlog na to yung aking review sa mga binili kong gamit dito sa bahay. Lahat-lahat, pati yung pagkabit ng mga bintana, kung okay ba lahat. Pero bago yan, may nakalimutan po akong i-shout out. Baka magtampo. Shout out po kay Dante Guevara. Isa po siya sa mga bumili sa akin ng foam. And thank you so much. At sana po ay ma-enjoy niyo yung foam na yan sa pag-uwi ninyo. And kay Marlene Galpito, Bernarda Guevara, Christian Guevara, at sila po ay nasa Rome, Italy. Ayan.
Ayan. Thank you so much po sa inyo. So, gumawa ako dito ng note para sa pag-review or pag-minsay sa inyo. Mga nabili kong gamit dito sa aking munting dream house. Para maging aware po kayo sa inyong pamimili. Dito ako sa side na to para dyan ko pakikita yung clip ng mga i-review po natin. Okay. Okay. So, unahin muna po natin yung buong bahay. Kahit hindi pa siya tapos, i-review pa rin sa inyo. Okay naman siya, hindi naman siya mukhang bagang, parang kailangan ng bunuti na nag-uuga-uga. Sa mga taga-Bigol, nag-uuga-uga. Ibig sabihin, yung parang may mapapansin ka na parang mahina yung pundasyon. Yung parang umaalog-alog siya kapag ka naglalakad ka, ganyan. Hindi naman ako makakaramdam ng gano'n dahil kung napanood nyo po yung mga previous video ko, sinabi nyo po naman po doon kung gaano katibay yung pundasyon po ng aking bahay. Kahit pa sabi hanggang second floor lang to. Yung poste po nito ay good for 6 floors. As C4 man din po yung nagsabi noon. Hanggang second floor lang yung bahay mo, pero yung poste pang 6 floor. And yung pong hukay talaga niyan, talaga pong malalim. Kasing lalim ng pagmamahal mo sa ex mo. Kaya nga sabi ko, kahit hindi pa masyadong maganda yung loob ng bahay, pero yung pundasyon, yung tibay ng building ng bahay na to, maayos po. Metal decking naman tayo. Sa metal decking naman, nakala ko nung una, baka ako kalawangin, lalo na kapag umulan. Pero, wala naman po ako napapansin na pangangalawang sa mga metal decking or decking metal. Parehas lang yun. Kayo na lang po mag-adjust. At hindi po ako nagsisisi, yun po ang nirecommend ni Foreman instead na plywood. Ang kagandahan po kasi sa decking metal or metal decking, ang kulit natin, less ka po dyan sa labor. And bukod doon, matibay. Mabilis pang gawin. At hindi pa siya makalat. Rooftop. Isa lang yung problema dun sa rooftop. Yung tubig na umiistak sa taas. Nagkakaroon po talaga ng tagas dito sa ilalim. Pero hindi naman ganun ka seryoso. Hindi naman yung pagkaulan, tatagas na kaagad. Hindi naman. Minsan nga, 2 to 3 days pa bago siya tuluyang tumagas dito sa ilalim. Kahit naman babae ako, wala akong alam sa mga ganyan. Alam ko naman na malagyan lang ng topping yan. Kahit nga po hindi lagyan ng pang waterproofing yan, alam kong magiging okay ni siya. May sahara naman po yan nung ginawa nila yung taas. Akala ko anong una wala. At yun ang hindi pa natutuunan ni Itay ng pansin dahil madalas na nga po umulan ng hapon. Ang tagal-tagal na nga eh. Bayad na lahat-lahat yung materyales na gagamitin pero wala pa rin oras para gawin siya. Kaya hindi ko pa pinapahati dito yung mga ibang materials. Pero andun na po sa hardware. Bayad na rin po yun. Sa rooftop po ay may kubo. Okay naman po yung kubo. Hindi pa naman siya bulok or wala pa naman ako nakikitaan ng mga mukbok. Pero, meron po akong napansin doon sa kubo. Yung pong sa upuan. Ayan po, kung nakikita nyo yung sa clip na yan, medyo gumano na siya. Para siyang manok na gustong lumipad. Huh? Nakaganon, no? Ganyan. Pero sabi ng Itay, gagawan daw niya ng paraan na lalagyan niya ng tukod para kahit papano, medyo umi-straight siya ng gano'n. Ang galing ng demo ko! Medyo umi-straight siya ng gano'n. Next, tiles sa dirty kitchen. Marami rin pong nagsasabi na after 2 weeks, 1 week, 1 month, 3 months, after niyang gawin, magkakaroon daw po ng problema. Kasi nga, sa mga previous vlog ko, makikita nyo po kung paano yung ginawa na may mga mali. Pero sa ngayon po, magsi 6 months na po siya namin ginagamit. Wala pa naman po ako napapansin na problema bukod sa grout. Natatanggal siya. Kaya ang ginawa ko noong nakaraan, pinaglalagyan ko ng mga grout yung pinakang gilid. Pag ako nagpipitpit ng sibuyas, bawang, pag ako nagluluto, may napapansin ako na alam kong parang may hangin sa ilalim. Kaya kung sino man po yung hindi pa sa inyo nakakapanood kung paano kinabit yung aking tiles, ay nilalagay ko po yung link ng video na yon sa description box at pwede nyo po yung panoorin yon. Para kahit paano may idea po kayo na mali yung ganung proseso. And pwede nyo pong basahin din yung mga comment ng mga manunood kung bakit naging mali yon para maging aware din po kayo. Kasi hindi mo naman po nasisiguro yung trabaho na kukunin mo perfect ba? Paano kung yung nakuha mong gagawa katulad nung gumawa dito sa aking dirty kitchen? Good luck. End of the world na. Pero yung nabili ko naman na lababo, okay naman po siya. Wala din problema. Nag-i-enjoy akong gamitin siya. Ganon din po yung sa gripo. And yung pong lababo na yan, ay nabili ko po yan sa second hand. Nasa mga video ko po yan na napakihanap na lang po. Mga murang tiles. Doon ko po in-insert yun. And yung gripo naman, okay na okay. Kasi yun, bago naman talaga yun. Binili po yun ni Javi sa Dubai. At sa bubong naman dirty kitchen, okay naman. Wala naman tumutulo.
perfect. So, eto na, yung pinakampaborito kong i-review. At nang digigil talaga ako. Ako nagtitimpi lang ako ng mga nakaraan, mga chillers. Kagaya na sinabi ko po sa inyo, hindi naman ako ganun kabait na parang deadma-deadma lang. Iniipon ko lang, may araw pa din. At honest review po talaga yung gagawin ko. Walang keme-keme yan. Lalo na, next vlog. Hindi ko po alam kung inimay na next vlog ko yun, yung mga review ko sa mga gumawa dito sa bahay. Iba po siya natin na may kabonggahan to. Akala kasi nila tatahi-tahimik lang ako, na parang kamitingiti lang ako, pero hindi eh. Eto na yon. So, eto na po ang pinaka gusto kong i-share sa inyo dahil end of the world na kapag ito nangyari sa inyo. Ladies and gentlemen, tarara! Ang mahiwagang trumpet na pwedeng maging bitukang manok. What? Ba? Ganda diba oh? Ganda diba te? Oh, diba? Ang saya. So, shout out po sa gumawa nito. Alam po, nanunood ka. So, matagal-tagal din yung panahon na pinalipas ko, no? Bago po talagang tuloy ang nilabas yung sama na loob ko. Trumpet na to. Or sa gumawa niyang toilet na yan sa rooftop. Naalala ko pa nga eh, nag-grab yung effort ko dyan eh. Kasi meron kaming meet up that time. Gumising pa ako na maaga para lang makuhaan ng clip yung vlog na yan. Na tuwang-tuwa pa ako noon. Excited ako kasi nga may bisita akong darating. At hindi lang yun, mga chillers. Ako pa ang bumili ng ibang materials niyan. Yung iba nga niyan, doon ko pa binili sa Federal Hardware para lang matapos yan. Tapos, ganyan lang din ang mangyayari. Hindi ko talaga tatanggalin yung picture na yan dahil gusto kong titigan nyo na mali po yung ganyang pagkakagawa. Maling mali. Kahit po basahin niyo sa comment section, mali po talaga. Ang sa akin sana, dapat sinabi mo na lang yung skill mo. Iyan yung isa sa mga problema sa ating mga kinukuhang trabahador eh. Pag tinawag mo, lahat alam te. Lahat alam yan. Pero hindi ko po isasama sa video na to yung mga characteristics ng mga manggagawa. Sa next vlog na lang po yun. Sa itong aking trumpet, sana lang eh, hindi mo na gawin yan sa ibang magpapagawa sa iyo. Nakakaawa kasi kami. Hindi po kung pagpapagawa kami ng bahay, eh easy money na po kami. Pinagpapaguran po namin lahat ng mga materials na binibili namin dito sa aming pinapagawang bahay. Dugot pawis po. Kahit pa sino dyan na mayaman ang papagawa ng bahay, hindi pwedeng hindi nila pinagpapaguran yung ginagastos nila dyan. And yung mga tiles naman dyan sa aking CR, okay naman siya. Wala naman akong nakikita ang problema. Pero yung napanood ko or binalikan ko yung video kung paano niya ikinabit yung mga tiles na yan. Noong una, okay lang sa akin. Pero nung nabasa ko yung mga comment, dun ko po napansin na hindi daw iniingatan yung tiles. Magasgas ka, kung magasgas ka, wala silang pakialam. Hindi ko nalang alam kung anong vlog yun eh. Basta ilalagay ko na lang po sa description box yung mga video na relate po dyan sa pagpagawa ko sa aking dirty kitchen at sa CR. Next natin yung bowl. So, pasintabi po sa mga masiseller pong nanonood. Ayan. Isa pa yan sa mga naging problema ko. Yung pagkakakabit niyan. Isang drum na tubig na mga sis, mga chillers, ang binubuhos ko dyan, bumabalik siya. Bumabalik yung tubig. So, ang tendency, hindi agad dumulubog yung dumi. Kaya, ibig sabihin, no, may problema yung pagkakakabit ng bowl. Hindi ko lang sinasama sa mga vlog ko eh, ng mga nakaraan. Dahil gusto ko talagang bigyan ng oras tong araw na to para mas may intindihan nyo kung ipo-focus ko yung content na to. Okay, so next po, yung mismong bowl na yan. Hindi po halos namin yan ginagamit. As in, hindi talaga. Pero, one time, kinagat niya ng puwet ko. Huh? Hindi naman totally puwet. Yung sa may, ano lang, likod ng legs. Marupok siya. Ako kasi, tamaan na ang tamaan, pero sinasabi ko lang po yung totoo dito. Ayoko pa kasi maging sinungaling sa channel ko. Madalas ko pong sinasabi yan. Nasabihin kong okay, hindi naman, diba? Eh, diyan lagay nun, naglulokohan lang tayo dito. Paano nyo tatangkilikin yung impilan ko kung alam nyo nagsisinungaling lang po ako, diba? So yan, yung bowl na yan, ang problema niyan, hindi ko po siya ginagamit pero nasira yung pinakang takip niya. Ayan, makikita nyo po dyan sa clip na yan, nagkaroon siya dyan ng butas. Yung una, nagkaroon lang siya ng crack hanggang sa nabasag na siya, hanggang sa nabutas po siya. Based on my experience talaga, minsan na hindi porket mura, nakatipid ka. Pero hindi ko po sinasabi lahat na nabili kong mura dito, eh palpak. May marami po ako nabiling murang materials dito, pero po, satisfied po ako. Worth it naman yung items. Yan lang po talaga, isa yan sa mga nabili ko dito sa bahay na talagang nadismaya ako. Sira agad po. Pero sabi naman ng itay, napapalitan naman daw yun. Tissue holder naman po, okay naman. Soft holder, okay naman siya.
And then yung gripo, okay din naman po. And yung flush naman yan, okay naman siya. Pero dahil sa kasalanan ng itay po, nagkaroon po din siya ng problema. Pasensya na po kayo sa aso. Meron siyang ginawa si itay na hindi niya alam na parang nasobrahan. Pero magagawa naman ng paraan yung part na yun. Nakakadismaya. May mga tao talaga minsan na iisipin lang yung kita nila. Hindi na lang ako sumasagot sa mga comment section doon sa gumawa nitong aking sink na yan. Dapat kasi naging honest ka na lang. Dapat sinabi mo na lang na hindi mo kaya. Hindi mo sana pinilit. Kahit minsan anong ganda ng pakikitungo mo sa manggagawa mo, mayroon pa rin talaga mga taong ganun. Ang ganda pa nung huling usap namin, nagbigay pa nga ako ng tip. Ay, sabi ko salamat sa pagkagawa, ganyan-ganyan. Ang ganda ng pakiusap ko. Pero wali, hindi mo naman pwede sabihin hindi mo sinasadya kasi alam ko nandito ka lang din sa paligid. Pwede mo naman sabihin na, ate, ulitin na lang namin yung ginawa namin. O kaya ate, pasensya na sa ginawa namin kasi hindi namin na perfect o hindi talaga namin alam. Yung ganun lang sana eh, okay na sa akin yun eh. Hindi naman akong tipong, huy, baka bangasan kita. Papasagin ko mukha mo. Hindi naman akong tipong taong ganun. Ang sa akin kasi, the more nagpapasensya ka, mas magiging blessing ka. Ang sa akin lang sana, huwag nang maulit pa sa ibang mga nagpapagawa. Lalo't kung talagang sobrang dugot pawis ang ginagawa nilang pamamaraan para lang magkaroon sila ng maayos na bahay. Tapos ganyan yung gagawin, di ba? Kikit mo. Sinasabi pa niya na, walang sisihan to, ma'am. Okay po to, ganyan-ganyan. Bakit ngayon sisi-sisi ako? Hindi lang yun. Maraming inayos yung itay ko dito sa toilet sa taas na talagang makikita mo yung talento ng manggagawa. Disclaimer lang po, may baka may mag-comment po sa inyo na ako nagpagawa ako ng bahay pero hindi ko ginaganyan yung manggagawa ko, ganyan-ganyan. Hindi ko pwede na lagi na lang didedmahin yung pagkakamali nila. Wala naman po akong minention na pangalan, pero kung madalas ka nanonood sa akin, malalaman mo kung sino siya. Pero kung hindi ka interesado, at least alam mo pa rin na ang pwede mong pag-ingatan. Alam mo pa rin na kailangan mong mag-ingat sa mga bawat step na pumapagawa mo sa bahay. Kaya wala ka na pong magagawa eh kapag nandun na yun eh. Anong gusto? Anong gagawin natin? Mapabarangay natin? Susuntukin mo? Hanggang ganun na lang, ay, ba't ganito? Ba't to? Ganyan, ganyan, ganyan. Hanggang ganun na lang yun. Kaya kahit papaano, dapat po, sa mga nagpapagawa sa inyo, isa po kayong vlogger, i-share nyo yung mga maling nagagawa ng trabahador nyo. Para maging aware naman din sila. Maging ako. Kasi kahit naman po ako, isang vlogger, nanonood rin po ako ng mga ibang video ng mga kapwa ko YouTuber. Iba pa rin po yung idea at iba pa rin po yung may alam. Okay, so i-next naman po natin dito sa aking kwarto. Kisame. Okay naman po yung kisame. Problema or bookbook. Kahit nga sabihin na babasa siya, gawa ng tagas, wala naman po ako nakikitang posibleng bumagsak. So, okay naman po yung pagkakakabit. So, pagdating naman po sa mga pintuan, okay naman siya para sa akin. Pero, sa itay ko hindi. Kasi kung makikita nyo po, yan sa screen ninyo, yan, yung part na yan. Yan yung sinasabi niya na hindi pa rin perfect yung pagkakakabit ng pintuan. Na hindi ko na napapansin yan. Pero siya, napapansin niya kasi nga, kaya paano, panday pa rin siya. Karpintero pa rin siya. Kaya may idea siya kung tama yung pagkakakabit o hindi. So, yan yung nakikita nyo na yan. Yan, yan may awang. So, ito naman pinto sa likod. Okay din naman siya. Kailangan na din talagang pinturahan. At gayon din po yung pinto sa sala. Ayan, kung mapapansin nyo din po yan, hindi siya perfect yung pagkakakabit. Ang sabi ng itay. Pero sa akin, okay naman na sa akin yung ganyan. So, itong bintana na to, mapapansin nyo, itong gilid, saka sa kabilang gilid, eh hindi siya pantay. Mas malaki itong isa kesa dito sa kanan. Pero para sa akin, okay na rin. Kasi hindi naman ako ganun kaselan eh. Kasi nga, wala ka pong perfect. Lagi kong inuulit. Wala. Maging sa relasyon, wala. No. Masasaktan ka lang pag inisip mo na may perfect. And then, yung bintana naman natin. Ayan, okay naman siya. At ilang beses na pong umulan. Halos parang bagyo. Eh, okay naman po. Wala pong tagas yan. As in, walang mapasok na tubig na anggi dito sa loob. Nakadali-dali man. Papalagyan ko na lang yan ng grills. Oh, may budget na. Next naman natin ang lavatory dito sa aking CR muna. May tama-tama din to, itong part na to ng CR. Tissue holder, stop holder, bowl. Perfect po lahat. Wala pong problema yung items. Okay na okay po siya. Pero, sabi ko, gusto kong hiwalay yung aking CR sa aking bathroom. Sapagkat dahil gusto ko tuyo yung CR ko. As in, gusto ko lagi siyang tuyo. Pero, doon sa may ilalim, may tumatagas. Kaya ang tendency, lagi pong basa sa ilalim. Eh, ang ginagawa namin, pag gagamitin, saka lang siya i-open. May mga
oras na napagpapasensyahan ko, pero may mga oras na nanggigigil ako. Sabi ko, ba't ganito? Eh, ganito nga yung gusto ko eh. Ba't ba nga mga tubig-tubig na yan? Lagi nyo akong hinahabol. Tubig sa rooftop, tubig dito sa CR. Ano ba? Hindi nyo ba ako tatantanan? Gantang-ganda ba kayo sa akin? Huh? Nagkala siya naman, may konting problema, pero nariremedyohan ko naman. Hindi bumababa yung pinakang lock doon sa loob para maipon yung tubig. At dahil hindi naman ganun kamahal yung bili ko sa mga bowl na yan, sa accessories na yan, ay nagkakaroon agad siya ng stain. Kailangan mo agad linisin para mawala. Pero mabilis lang naman din matanggal. Hindi katulad talaga ng talagang mga hali na mga accessories sa CR na hindi agad nagkakaroon ng stain or dumi. Pagdating naman sa sanitary organizer, okay naman. At siyang po ay nabili ni Javi sa Dubai. Okay siya. Perfect. Akala ko nung una, madali siyang babagsak. Kaya huwag mo lang sasabitan ng mga isang timbang tubig, te. Talagang babagsak yan. Pero yung mga nakalagay dyan, perfect yan para sa ganyang bigat. Nakadali-dali ulit. And yung shower naman, okay din po. Wala naman din problema. Perfect din yung pagkakabit. And lahat po ng tiles dito sa aking room, mapa CR, mapa shower room, okay naman. Wala naman akong pang problema. Hindi ko po alam sa darating pang mga panahon. Pero kagaya po ng sinabi ko sa inyo na walang perfect, meron pa rin naman akong konting nakikita na konti. Hindi pa man ako nakakatira dito sa room namin, napapansin ko na yan dyan sa may pintuan. Napagtapak mo ng ganon, alam kong kulang sa semento dun sa ilalim ng tiles. Kasi para siyang may hangin. And then, kumakalog siya. Pag ganun mo pa lang kasi sa tiles, malalaman mo yan eh, kung part na hindi nalagyan ng semento. Kaya lang, naikabit na yun, hindi ko na rin binanggit doon sa nagkakabit ng tiles. Kasi, ewan ko ba, ako yung nagpapagawa, pero ako pa yung nahihiya. Kasi, sa may bandang likod ng pintuan yun. And, yung pagkakadikit-dikit ng tiles dito sa aking room, ay hindi rin siya sobrang perfect. May part din na may umaangat ng konti. O hindi pa namin to tinitirhan, napansin ko na yun, na medyo may mataas, medyo may mababa. Pero, matatakpan din naman kasi yan ng papag kapag bumili na ako. Kaya, unawain na lang ulit. Ganun lang. Ang bait ko nga eh. Baka nagigigil ako sa inyo. Pero pag sa mall, medyo nakakatakot yung ganito kasi baka mamaya matisol. Hindi naman sobrang angat eh. Bahagya lang. So yun! Ayan na! Sinabi ko na ang lahat. Okay at hindi okay dito sa aking dream house. Pagawa ko na magti-3 years na rin. Hindi pa ito yung huling review na gagawin ko dito kasi hindi pa naman tapos. So ganun pa man, kaya ko na lang iniisip kahit may mga supplies magpagawa ko sa bahay, eh ang importante sa akin ay yung pundasyon. Hindi yung tamaan ng mga mata. Dahil ganyan nga yung nangyari, pipilitin ko sa mga susunod na pagpagawa ko, mas maayos na materyalis yung aking bibiliin. And sana lang po, mas maayos pang mga tao yung makuha ko. So sa next video po ay sana abangan ninyo kung ano po yung mga review ko sa mga manggagawang kinuha ko mula nung magpatayo po ako ng bahay. Maraming characteristics wow. Yan. Dami yan! Honest review din po yung gagawin ko, tamaan na ang tamaan. Importante sa akin ay maging aware ang aking mga viewers. So, paano guys? Hanggang dito na lang muna po ulit ang talata ng libro ng aking buhay at sana po ay nag-enjoy kayo. At huwag niyo pong kalimutan na silipin ang mga previous video ko sa aking description box at ilalagay ko po dyan yung mga link sa aking pagpagawa sa bahay noon at ngayon. Mula noon! Hanggang ngayon! And thank you for watching again and see you on my next vlog!